Noong 1894, sa estado ng Minnesota, isang dedikadong pamilya ng mga taga-putol ng kahoy, kasama ang kanilang mga kaibigan, ay abala sa isang araw ng mabigat na trabaho sa gitna ng kagubatan na natatakpan ng makapal na patong ng niyebe. Pagkatapos ng mahabang araw na puno ng hirap at pagharap sa lamig at matinding lupain, natapos na ng grupo ang kanilang mga gawain at naghanda upang pagsaluhan ang hapunan na binubuo ng sariwang huli. Ang kapaligiran ay may tensyon, ngunit kasabay nito, mayroong pakiramdam ng pagkakaisa sa pagitan ng mga manggagawa, na sabik na sa pagkakataon na magtipon sa paligid ng mesa. Nang tumunog ang kampana ng kusinero upang ipahayag na ang pagkain ay handa na, si Bill, ang punong tagaputol ng kahoy at sentral na tauhan ng grupo, ay nagpasya na lumayo saglit mula sa kaguluhan ng kampo para sa sariwang hangin. Hindi inaasahan ni Bill na, pagbalik niya sa kampo, sasalubungin siya ng isang nakakatakot na eksena. Nang tumawid siya sa pintuan ng kampo, siya ay natigilan sa pagkagulat nang makita ang karumaldumal na tanawin. Lahat ng kanyang mga kasama ay brutal na inatake, kinaira, piraso, at pinaslang sa mga paraang hindi maisip. Hindi niya maintindihan ang pinagmulan ng ganitong kalupitan laban sa kanyang mga kaibigan at mga kasamahan sa trabaho. Sa gitna ng kanyang dalamhati, isang figure ang nagpakita. Ito ay isang tila ordinaryong tao, ngunit may deformed na mukha. Hawak ang isang palakol. Ang lalaking ito, isang tunay na elemento ng takot, ay unti-unting naging isang malinaw na banta. Nagsimulang habulin si Bill, na, bagaman natulala pa rin sa kanyang nakita, ay tumakbo ng desperado upang maghanap ng kaligtasan. Mabilis na natapos ang habulan nang maabyutin siya ng deformed na lalaki, at sila ay nakipagbakbakan ng mano-mano. Sa desperadong laban para sa buhay, lumabas ang lakas ng mutant ng kagatin niya ang daliri ni Bill, na nag-iwan dito sa kritikal na kondisyon. Dahil sa tindi ng sugat, nawala ng lakas si Bill. At, sa isang iglap, siya ay itinulak papunta sa isang lag-ari, na nagresulta sa kanyang malagim na kamatayan. Makalipas ang mga dekada, isang grupo ng mga kabataang delinkwente ang nahatulan na manatili ng isang linggo sa parehong kagubatan, bilang bahagi ng Minnesota State Juvenile Correction Program. Sa araw ng kanilang pag-uulat, ang mga kabataan ay tinawag isa-isa upang tumanggap ng mga supply at mga alituntunin na tutulong sa kanila na mabuhay sa mapanganib na kapaligiran. Si Claire, isa sa mga kabataang nahatulan dahil sa pagmamaneho ng lasing, ay dumating na kasama ang kanyang ama, na lumalabas na siya ang sheriff ng bayan, kasama ang apat pang kabataan. Siya ay pinilit na manatili sa ilalim ng pangangasiwa ni Sergeant Hawkins Sam, isang tauhan ng departamento, habang ang lahat ay nagtitipon sa istasyon ng pulis. Sila ay dinala sa lugar kung saan sila mananatili sa susunod na linggo. Isang pangakong muling pagsilang na kalaunan ay magpapakita ng sarili bilang isang nakababahalang karanasan. Habang papalapit sila sa itinakdang lugar, isang misteryoso at kainahinalang lalaki ang nagsimulang magkubli, nakatago sa gitna ng mga puno tulad ng isang mabangis na hayop na nagmamanman ng kanyang biktima. Sa isang sandali ng takot, isang oso ang naghahandang umatake, nang biglang lumitaw ang isang higanteng humanoid na nilalang. Dinakma ang oso mula sa likuran bago ito brutal na binali ang leeg at umalis upang maghanap ng susunod nitong pagkain. Pagdating ng grupo sa kanilang destinasyon, nagsimula silang mag-settle in, nagtatayo ng mga tolda at naghahanda ng apoy. Nang maayos na ang lahat, nagpasya si Sam, ang instruktor, na hikayati ng mga kabataan na magsagawa ng sesyon ng grupong therapy, kung saan bawat isa ay nagbabahagi ng kanilang mga kwento tungkol sa kung ano ang nagdala sa kanila sa programang ito. Habang ibinabahagi ng mga kabataan ang kanilang malulungkot na karanasan, ang misteryosong lalaki, na nagmamasid mula sa mga puno, biglang lumitaw, sumisigaw na nakita niya ang nangyari. Lumabas ang sergeant mula sa kanyang kubo at tila kinikilala ang lalaki, na tinatawag ang kanyang sarili na Mix. Ibinunyag niya sa mga kabataan na si Mix ay dating naninirahan sa kagubatan, at kahit na medyo kakaiba ang kanyang pag-uugali, hindi siya tunay na banta. Sa kabila ng unang takot, natapos ng grupo ang therapy at bumalik sa kanilang tolda, pagod at ilang kinakabahan, dahil ang susunod na umaga ay nangangako ng mga hamon. Sa bukang liwayway, naglakad ang sergeant sa kampo, ginigising ang mga kabataan isa-isa upang maghanda para sa trabaho na naghihintay sa kanila. Dahil sa presyon ni Sam, pinili ni Hawk na iwan ang kanyang baril na nakaimbak sa kubo at sumali sa grupo na walang armas. Nang handa na, sinimula nilang sundan ang daan, umaakyat sa mga bundok hanggang sa, matapos ang ilang oras ng pag-hiking, nagpasya silang huminto para sa tanghalian. Si Zach, isa sa mga kabataan, ay sinubukang hikayati ng grupo na tumakas at iwan ang sergeant, sabik na bumalik sa pinakamalapit na bayan. Frustrated sa kanyang kawalan ng kakayahang kumbinsihin ang kanyang mga kasamahan, siya ay napalayo, ngunit mabilis na sinundan siya ni Martin upang tiyakin na hindi siya tatakas ng mag-isa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, natagpuan nila ang isang bungo ng toro, at isa sa mga kabataan ay nagdesisyong kunin ang isa sa mga sungay bilang souvenir. Pagkatapos makasama muli ang grupo, naramdaman nilang dapat nilang iwan ang sungay sa kung saan nila ito natagpuan, bilang paggalang sa kalikasan. Ngunit ang matigas ang ulong kabataan ay nagdesisyong ilagay ang item sa kanyang backpack. Hindi pinansin ang mga babala. Samantala, sa pinakamalapit na bayan, pumasok si Ray,
ang ama ni Kwa, sa isang bar, na nagpapakita ng pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang anak na babae. Hindi mapakali sa ideya na ang kanyang anak ay magpapalipas ng isang linggo na nakahiwalay sa kagubatan. Paulit-ulit niyang tinatanong ang may-ari ng bar tungkol sa correction program. Ngunit sinubukan itong pakalmayin siya, tinitiyak na walang dapat ikabahala. Ang sheriff ay hindi buong loob na pumayag na sumali ang kanyang anak sa aktibidad. Bumalik sa mga bundok, napansin ang higanteng nilalang na kinuha ang isa sa mga sungay mula sa kalansay ng Toro. At, sa hindi maipaliwanag na dahilan, naglabas ito ng isang alingaungaw ng galit na umalingaungaw sa buong kagubatan. Isang tunog na naririnig mula sa malalayong lugar. Sa pagkarinig ng nakakatakot na alingaungaw, inisip ng grupo na maaaring isa itong cougar na malapit, at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Hindi na mamalayan ang tunay na panganib. Sa pagitan nito, ang grupo ay nagpapahinga ng sandali upang magpahinga at huminga ng malalim. Habang sila ay nagpapahinga, naririnig nila ang isang malakas na tunog ng mabibigat na yapak na papalapit. Si Trish, na naaabala at nagte-text sa isang lugar na may mahina na signal, ay hindi nakapansin ang nalalapit na kamatayan. Ang higanti ay nagulat sa kanya mula sa likuran at, sa isang brutal na pagkilos, ay tinamaan siya ng isang nakamamatay na palo ng palakol, na naghahati ng kanyang katawan sa kalahati sa isang nakagugulat na tanawin ng takot. Habang sinusubukan ng sergeant na makakuha ng armas upang ipagtanggol ang grupo ngunit naaalala na iniwan niya ang kanyang armas, lahat ay nagpanik at tumakbo pabalik sa kampo, nahahati sa dalawang grupo, isa na binubuo ng Sergeant Hawk, Sam, at Claire, at ang isa ay binubuo ni na Martin, Rose, at Zach. Nang ang higanti ay subukang lumapit sa ikalawang grupo, isang malaking sanga ang naputol at tumama kay Rose, na nasugatan ng malubha. Gayunpaman, ang higanti ay agad na lumipat ng pansin sa grupo ni Claire, na sa isang desperadong takbo, ay nagtatangkang bumalik sa kampo para sa kaligtasan. Matapos tumakbo ng ilang sandali, huminto ang pangkat at naniniwala silang naiiwasan nila ang nilalang nang biglang lumitaw ito sa harap nila. Nagpa siya ang sergeant na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang pagkakataon. Inilalagay ang kanyang sarili upang makaligtas ang natitirang bahagi ng grupo. Siya ay tumanggap ng palo ng palakol na naghahati ng kanyang katawan mula sa mga binti. Ngunit sa kabila nito, siya ay buhay pa. Nagbubunsod ng isang matinding laban sa pagitan ng kalooban na mabuhay at ang brutalidad ng higanti. Nagsimula siyang sumigaw at magmura sa nilalang. Sinisikap na iwasan ang atensyon nito habang ang grupo ay naghahanap ng kanlungan. Sa kabila ng pagtatangkang magalit ang higanti, si Hawk ay hindi nakatakas at nadaganan ng malaking anomalya. Habang sila ay bumabalik sa ligtas na lugar, nagkita ang dalawang grupo, at lahat sila ay nakarating sa cabin. Habang inaasikaso ang mga sugat ni Rose, nagtataka sila tungkol sa kalikasan ng nilalang na iyon at ang dahilan ng mga pag-atake nito. Ngunit sa kritikal na sitwasyon, mabilis silang bumuo ng plano upang makatakas. Si Sam, na determinado na protektahan ang grupo, ay kumuha ng baril ng sergeant at pumunta sa van upang bantayan si Martin. Pagdating sa sasakyan, sinubukan niyang mag-hotwire upang paandarin ang kotse, ngunit ito ay tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Ang tensyon adong katahimikan ay naputol ng malalakas na yapak na papalapit, at napilitan si Sam na bumalik sa cabin dahil sila ay nakalantad sa labas ng masyadong matagal. Habang sila ay nagtatago, dumating si Paul at nagsimulang hilahin ang van. Ang tanging paraan ng transportasyon na mayroon sila, pagod na sa paghabol at takot, ang nilalang ay bumalik sa kanyang abandonadong minahan at maingat na nililinis ang dugo mula sa palakol, na parang naghahanda para sa isa pang gawa ng karahasan. Bumalik sa cabin, si Claire ay nagbabalot sa kamay ni Zach, na nasugatan sa kaguluhan. Sa oras na yon, si Mix ay lumitaw sa labas, natatakot at humihingal ng malakas. Pumasok siya at tinanong kung ano ang nangyari upang magalit ang higanti ng ganito. Nang makita ang pangil sa pagmamayari ni Zach, sinabi niya na sila ay gumawa ng isang malubhang pagkakamali. Sa isang matamlay na ekspresyon, nagsimulang magkwento si Mix tungkol sa kwento ni Paul Bunyan, na nagpapaliwanag ng mga dahilan kung bakit ang grupo ay hinahabol, pati na rin ang mga detalye ng pag-atake kay Bill Foreman at ang kanyang mga lumberjacks noong 1894. Ibinunyag ni Mix na ang higanti ay isang sanggol na ipinanganak na may bihirang sakit na nagpapalaki sa kanya ng mas malaki kaysa sa isang normal na tao. Dahil sa kanyang kakaibang hitsura, lahat ay umiwas sa kanya, natatakot sa kanyang presensya. Ang tanging kaibigan niya ay si Babe, isang ligaw na toro. Sa pagdating ng taglamig, ang mga hayop ay nagsimulang iwanan ang kagubatan, na winawasak ng magaspang na enerhiya ng mga lumberjack na patuloy na nagpuputol ng mga puno sa bawat pagliko. Nagmumungkahi na paubos na ang mga supply, at malinaw na kailangan ng grupo ng pagkain ng mabilis. Sa panahon ng paghahanap, natagpuan ng mga tagaputol ng kahoy ang isang sugatang toro at, nang walang pag-aalinlangan, nagpa siya silang katayin ng kawawang hayop, na siyang tanging pag-asa ni Paul Bunyan. Nang marinig ang kampana mula sa kampo, tumakbo ang higanti upang makita, at nang masaksihan ang malupit na eksena ng kanyang mga kasamahan na nagbubusog sa kanyang mahal na kaibigan, sumik ang puot.
Si Paul, na nababalot ng despair, ay sumugod sa isang walang patihil na pag-atake. Nilipol ang mga tagaputol ng kahoy na nang ahas na saktan siya. Pagkatapos ng pag-atake, tumakas si Paul hanggang sa matuno ang niyebe, habang ang mga lokal ay hindi tumigil hangang sa mahuli siya. Ang higanti ay nakaposas at dinala sa bayan, kung saan siya ay inaalipusta at pinagsasalitaan hanggang sa ikulong siya sa isang abandonadong minahan, na may planong pasabugin ito at isara si Paul magpakailanman. Sa paglipas ng mga taon, ang mga nakakaalala sa brutal na kaganapan ay namatay, at nakataka si Paul. Kinuha ang mga labi ni Babe at nagtayo ng santuario para sa kanyang tanging tunay na kaibigan. Nang walang nakakaalala sa kanya, ang higanti ay namuhay sa pag-iisa, at dahil sa kanyang kondisyon, patuloy siyang lumalaki. Ang kwento ni Paul Bunyan ay umuukit sa kagubatan hanggang sa malungkot na araw na pininsala ang pangil. Tinapos ni Mix ang kanyang salaysay sa pamamagitan ng pag-aabiso na maaari nilang makuha ang kapatawaran ng nilalang sa pamamagitan ng pagbabalik ng pangil sa kanyang santuario. Sa isang desperadong hakbang upang ituwid ang kanyang pagkakamali, nagpa siya si Zack na umalis sa kubo sa gitnang gabi. Itinatapon ang pangil sa direksyon na natagpuan niya ito. Naniniwala na ang kanyang tahimik na aksyon ay hindi makakaakit ng pansin. Gayunpaman, ang kanyang ideya ay bigo ng husto ng ang higanti. Nagalit, ay itapon ang pangil at tumama sa kanya sa tiyan. Sa pagkilos na ito, nawala ang anumang pag-asa para sa kapatawaran. Si Paul, na ngayon ay nakatuon sa pag-aalis ng lahat ng Samira sa kanyang tahanan, ay hinahatak ang batang lalaki sa madilim na kagubatan at determinado sa kanyang pangangaso. Sa umaga, umalis si Mix, na hindi pa alam ang nasa hinaharap. Mula sa kubo, determinado na kunin ang kanyang truck upang iligtas ang grupo mula sa pinagpalang lugar. Nang sandaling yon, ipinaalam ng pulisya sa sheriff ang tungkol sa isang bear sighting sa paligid ng kampo. Nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang anak na babae, agad na umalis ang opisyal, armado ng isang tranquilizer pistol. Pagdating sa kagubatan, natagpuan niya ang mga paa ng sergeant at agad na nakita ang isang higanteng bakas. Na alarma, tumakbo siya patungo sa radio tower. Sinusubukang makipag-ugnayan sa headquarters para sa karagdagang puwersa, ngunit walang silbi. Habang naghihintay para sa pagbabalik ni Mix, isang nakakatakot na katahimikan ang bumabalot sa kubo, at tunay na takot ang lumalapit nang lumitaw si Paul, na sinasalakay ang estruktura ng bahay gamit ang kanyang palakol. Ang epekto ay nakasisira, at ang bubong ay bumagsak, na nagpapakita ng kanyang puot. Hinawakan ni Paul si Rose sa binti, at ang paghinga ng grupo ay bamigat na walang ibang pagpipilian. Kinuha ni Sam ang sandata ng sergeant at nagsimulang magpaputok sa nilalang. Ngunit ang kanyang pagsisikap ay walang silbi. Matapos makabawi mula sa mga tama, itapon ni Paul si Rose sa isang puno, na brutal na inaalis siya. Pagkatapos ay inipit niya ang grupo, at kapag tila nawawala ang lahat, dumating ang sheriff, na tinatamaan ang higanti ng mga tranquilizer darts. Sa paggamit ng pansamantalang pagkakagambala, nagsimulang tumakbo ang grupo patungo sa sasakyan ng sheriff. Ngunit sa daan, nakatagpo sila kay Mix, na sinusubukang pigilan sila sa lahat ng paraan. Natatakot na tatawag sila ng karagdagang puwersa. Si Martin ay kumikilos ng impulsively at tumalon sa harap ng shotgun ni Mix. Tinatanggap ang isang nakamamatay na bala. Habang naghahanda si Mix na harapin ang sheriff, itinapon ni Paul ang kanyang palakol sa grupo, ngunit ang atake ay tumama kay Mix at pumatay sa kanya. Sa isang balakid na nabawasan, tumakbo ang trio patungo sa sasakyan ng sheriff, kung saan si CLA ang nagmaneho habang ang kanyang ama ay sinusubukang barilin ang higanti. Gayunpaman, ang liko-likong kalsada ay halos imposibleng tapusin, at sa isang sandali ng desperasyon, nawala ng kontrol si CLA at sumalpok sa sasakyan, na nagiiwan sa kanila ng walang pagpipilian kundi tumakas sa paa, patungo sa kalsadang papunta sa bayan. Ang trio ay nagtungo sa isang tulay kung saan ang isang security door ay dapat magbigay ng proteksyon laban sa nilalang. Gayunpaman, ang pinto ay nakalak, na nag-trap sa kanila sa isang desperadong sitwasyon. Nang magtaka ang sheriff kung mayroon silang anumang pagkakataon na makaligtas, dumating ang karagdagang puwersa, at si Paul, na napagtanto ang presensya ng isang armadong karamihan, ay napalibutan, armado hanggang sa ngipin. Pinaputukan nila ang higanti, na pagkatapos matamaan ng 12-12 ng bala, ay ibinabagsak ang kanyang palakol at sa wakas, sa isang nakaluhod na katawan, nahulog sa tulay, at tinapos ang kanyang buhay. Ang radyo ng may-ari ng bar ay nag-transmit ng frequency ng pulisya, na nagpapahintulot sa kanya na marinig ang tawag para sa karagdagang puwersa, at nang mapansin na ang sheriff ay nasa panganib, tinipon niya ang mga tao mula sa bayan upang tulungan siya. Sa pag-neutralize ng banta ni Paul, ang mga lalaki ay kinuha ang kanyang palakol bilang isang keepsake at simbolo ng mga kasaysayan ng horror na kanilang naranasan. Sa wakas, bumoto ang lahat na umuwi ng ligtas. Naginhawaan ngunit alam na ang kagubatan ay laging nagtatago ng madilim na mga lihim sa loob nito.